Sige, palayo ta. Apriya ang inyong Bible sa pinaka-familiar kayo na verse. The very familiar verse of the Bible, that's no other than the golden verse of the Bible, John 3:16. Okay? Now, John 3:16, mga ikso, na itong memorize mo yan. Memorize mo yung tanan, no? John 3:16. Right now, John 3:16, no? Kung pupasa rin ng Biblia, especially sa verse, inahinayan ninyo. Kaya kung paspasunin nyo, may pasutan. Ang sabot ko, misaya rin. Ako, gamay ka ba? Ano, gamay ilong ko yan? Kaya ako namin siya sa lami. Buhay ko sa lami. Ako namin isa daw ano ni ba? Daw may pagkakaray. Lama na ako doon ko. Pero sa lusa, ako ni ako. John 3:16, alam ba ako na, ano, no? I-prepare ko ano yan. Ako na to, ako naman ay 2 pages na yun. Kaya kaya nga ako ni ako. Ang nalaw na mo. Kung hinay mo yung may magtatalaw na, minutes naman eh. Oo, magkuhan ka, one up. Hello? Okay. So, the title of our message this, morning, mga Ikson, is three. Puto lang. Dali yung ano? Three important facts in the Bible that God had given us. Ingo na Bible, for God so loved the world that He gave. Sabi na nila, you cannot give without loving, but you cannot love without giving. Salamat kay the first, unang na nag-demonstrate sa love is our God, and because of that, He gave. Hello? So I hope that each one of us here, I know that nganong giving is part of our kana worship, because nasayo na Ginoo that we are all kanaganing mga hapong. Alright, no? Kanaganang selfish in nature. Mamanatumunod, may matagos itong mabahatag. Masi pala ng jalipin ni Pastor, asa pa niya ito niya. Mamanay hunahunta na ito niya ito, nanako ko. No, pero salamat, pinatunan ko sa si Ginoo mo. Ang hinahinay ako ng pintihan kung saan importante ang paghatag. Because kung nasa tanan, I realize that God gave Himself for us. Hello? So, di ka magtugay. John 3:16. Now, this golden verse in the Bible is a very familiar to us, of course. This verse also signifies the great love of God to all mankind. Amen? And because of this divine love, mga Ikson, God gave us three important facts that is very essential in our spiritual life. Hello? Ihatagan ta o pinaka-importante kayo ng mga facts sa Bible na ang Ginoo mismo ang naghatag, mga Ikson. In fact, in 2 Peter chapter 3 verse 9, ito basa mo ba? 2 Peter chapter 3. Alright. 2 Peter chapter 3 verse 9. I know this verse is all familiar to us. In fact, ang akong ginapanguha ng mga verses na rin, dili mga bago ng mga verses. Very new and a very familiar to us. 2 Peter, asa na po 2 Peter? Okay. Second Peter chapter 3 verse 9. Now, ingon ang Bible, you may read with your eyes only. Ingon ang Bible, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Unang ihatag sa Ginoo sa tua is number one. Naba kayo diha? Ayan. First, number one. Dali na niyong mahuman. Labi na gusto mo mo, amen? Amen. Very good. First, important facts in the Bible that God has given us, of course, very familiar, is He gave us a Savior. Hello, ihatagan ng manluluwas. Pero ang mga tao, hindi gusto manluluwas. Gusto nila, kaya daw nila luwas yung ilang pabalingon. Pagsigba na ko yan, makata na ko kang mga kwan, mabinukta na tapon, may kalaban eh. Tagal ko, friends. Ano nga nga sa na ito? Ako yaway, ako nga sa sigba, pero may ko lang, ano nga buhat ko, pero hindi na maayo. Hindi pa ko tanong mo, hindi, baka ito ka na sa langit yan. Ay, hindi ko sigurado, ay, hindi ko na balance na. Kita ko na. Pero sa atin din yung mga mabisin
God gives us a Savior. Amen. After the fall of man, God orchestrated our saving process. Iniluha niya ang pamaagi, nakita ang tao, ma-redeem, mabalik siya. Because una, ikaw ng Bible sa Romans 3:24, all have sinned and come short of the glory of God. For all of us are sinners in the eyes of God. No? In Romans 3:10, as it is written, the rich man righteous, no, not one. That is why, pero salamat, no? In fact, ang Bible pag inangyong nga na ay bayan ng salat, that's bad news to all the people here on earth. Baka po mag-solvinin ko, Brad, upat naging ka-pamaagi na, kamaapan, upat na kamaturan na dapat mong gawa. Una, ang sitwasyon na ito, utubangan si Ginoo. We are all sinners. Kaduha na ay bad news. Kung na ay good news, there's bad news. What's bad news is, we are all bound to hell because, kung sa daw, for the wages of sin is death. And that is death in hell, the second death. Hello? In Revelation chapter 21, verse number 8, ang tanang mga klaseng sala, kung di man ka mag-qualify na itong ipag-mention sa taas, sigurado, qualified ka. Kaya mo siya, and all liars shall have their part in the, sa daw siya? Lake of fire. Ano yung imagine na misal pa daw ang isang sala sa kapatabakakot? Hook plan si Ginoo dito sa palayo, sa inforno, yun siya. And all liars shall have their part in the lake which burning with fire and brimstone, which is the second death. Salamat. Kay, in spite na yung bad news, mga exor, we have a good news. The gospel of the Lord Jesus Christ. He told us that, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ano na kita ay talagang? Ano sa gospel niya? Hindi pa nakon ka na pa yung rise ng pangalan ng pero paragos lagi na priyon yung panik mo. Hello? Iyon siya niya ay toast written and prophesized mo siya. After the fallen man, God himself orchestrated his plan of salvation for all mankind. Amen? It was written and prophesized by his prophets in the Old Testament. Ano, paano i-prophesize in Isaiah chapter 9 verse 6? It's an ikon sa Old Testament. Isaiah, please open your Bible, please. Isaiah chapter 9 verse number 6. At ang pasta ko sa susunod ko na ko yan. Ayan. Kita nyo na. Isaiah chapter 9 verse number 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Unang sinuna po ko rin nga, why did you mention sa Bible, si Ginoo, si Jesus Christ, Ginoo? Punta niya ang versikulo. Kung kunan mo, pakitaan mo lang ang versikulo sa Bible kung kuon sa inyo sa Jesus Christ ng Ginoo. Wala daw! Masama mo lang? Sabi niya, for unto us a child is born. Sino na? Jesus Christ. Oo, parang sino kay Jesus Christ man? Unto us is unto us a son is given in hatagin. For God to love the world. And the government shall be upon his shoulder and his name shall be called what? Wonderful Counselor. Ano siya daw? The Mighty God. Kisa palpal eh. Kung nakon sila na si Ginoo, si Kristo, hindi Ginoo. Isugod pa lang siya dyan. At the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was built among us. You know? Mga Iksol, God gave us a Savior. Now, even in the Old Testament, it prophesied and it was fulfilled in the New Testament. In Matthew chapter 1, verse 18 to 25, mauna ang birth of Jesus Christ. Ina ito nabasahon. Even in Luke chapter 2, verse 47, mauna ang panahon ng isaysay kung paano si Jesus Christ nagpakatao diri sa kalibutan in the town of Bethlehem, in a simple town nga wala ganing nagpahatag pagdagal sa iya, that is why he was born in a manger. No? Kalikutan niya,
Kasih beri satu Christmas to kita, si beri Christmas to Klausman. Di mana Jesus Christ? No? So, apa kita mau baptis dengan kita si beri sila? Kekaun lah. Sebaiknya kekaun ya. Tidak mau kekaun sila. Kau yang mencela si kekaun tu. Mas nanti kita apa melakukan? Kita masih pernah bilang kamu. Amen. Okay, so what a wonderful love of God who first demonstrated His love to us. Even if we are all sinners, in Romans chapter 5, verse 8, yun siya. But God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? In Romans chapter 5, verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Panginoon sa lahat, kaya ang message sa cross mo, na yun ay pamaagi na kita makalampo ng kaluwasan. Maybe you, who Jesus is. Nakaila sila sila kisip ko si Kristo. Kung peace ala, problema, hindi niya nalaman kung ano kita mga value niya sa ato na kabuhi. Who is He in you? Yung siya, Savior. Kaya pinuwas ka na niya ang buka. Hindi ko pa siya Savior eh. Kaya hindi ko ba nagpati nga kaya ka niya luwasong. Ang iba, may mong pag-ib nga, depende siya ng lingon mo eh. Oh, te, paano na Ephesians chapter 2, verse 8 and 9? For by grace are you saved through faith, are you? And not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Te, ano, kaya mo sulusan ang lingon mo? Hindi, hindi yan. You need a Savior. That is why God gave us a Savior. Praise God for that, amen. Muna nga muna, pinaka-importante nga mga butang ang hatang, ginoogi na muna, naghatag yan. Kaya ikaw hindi pagka dugidugaya ng giving. Inatagan ka sa inyo nga, sa ginoo ka mga pupindan para magamit na niya, hindi na para sa kulingon mo, para man sa kulang mo sa ginoo. Kaya inatagan ka, libre na access to heaven. Di ba? So muna ko yung rason niya hindi na mahatag. Yun siya, undeserved, yun siya, if we are He demonstrated His love toward us, even if we are all sinners and deserve to go to hell, yet He gave His, gave us Jesus Christ, His only begotten Son, to suffer and die in the cross for the perpetuation of our sins, mga Exol. Kaya po ng Bible, ano naman tayo si Jesus Christ? Because for the wages of sin is death. Okay? Maski mamatay ka, hindi mo kaya mo bayaran to. Pero ang pagpakamatay ni Kristo ang unang bayad sa aton nga sala. Sa sala mo ka niya, ito, karoon ka, umabot ka sala, bayaran na niya tanan. Okay? Good news, no? Amen. Mga tanan, ikaw ta, ma'am, nakadungog ka na sa gospel? Ang puta na makadungog ng sinaw. Ang gospel, mga sabi sa yaya, may nga balita, may nga balita sa, ano pa, maayaw na balita. Oo, ang magaling. Tingnan lang na maayaw na balita, ha? Ambot ah! Okay, may nangitindi ko ang may... Ang may nga balita, kay tungkol kay amo ka na ang nagdala sa... Nagdala ang mga balita ang nagdala sa kaluwasan. Kaluwasan sa inyong kalan na si Jesus Christ na matay sa cross ka na... na indubong, tatlo ka adlaw na banhaw ka sumala sa kasulatan. Ako, dito na scriptures. Okay, ang mga nang iksoon nga, importante niya nga maintindihan nga matag-usapan na ito, nainan lang sa manluluwas. O na kahit nasayo ng Ginoon, nainan ka manluluwas, He gave us a Savior. Amen? Kanuha, hindi pa madugay ah. Kaya nadugay na. Number two, He gave us what? Ano ba? Eternal life. Amen? Eternal life. Asa mabasa sa awta? John 10. John 10. Basi mo ni Martita. John 10, 27 to 28. John 10. Ang mga kanyang binabasa na doon sa mga tao na hindi magpati sa ano na, assurance of salvation. Diba? John 10, 27 to 28. Ikaw ng Bible. Jesus said, My sheep hear my voice, and I know them. And they what? Follow me. Ang tinuog yung anak si Ginoo, pati niya ba pasunod? Hindi kahit ulo,
kasih bata ka burang to gamok kuya mo bulong di ti sanoa mo pat di sibrado gi panuwas oh luwas ta kunya ti gahi ta ulaw masih luwas-luwas na timo ang tabi ni pastor ba nga convinced but not converted naluha kini mo nga kaluwasan kaya masi convinced ka lang but not converted ngaway man ka makuha ng imo nga kabuhiyaw may mga kasunod kay sa pihang na luwas ka nahingo ka sa karpiro sa Ginoo ang muna imo nga my sheep hear my voice salamat kay mga rin mga tupa nito pamina o Ginoo amen hear my voice sabi niya and I know them. Praise the Lord. Amen. Even gani daw ato magbuhok, mabilang as Ginoo mo. And I know them. And they follow me. Ariyo. And I give unto them what? Wow. Eternal life. And they shall not shall sheep that they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Verse number 29, my Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ita, wala doon ang kapot, kanilyan? Hindi may mong pagkamawala, yung mga, ano, kaluwasan, ito mawala na. Hindi ka lang palagi magkasala, ay ano magpakasala? Ang resulta kasi na, lantos ang atong yamahan sa langit. Ingon ng Hebrews, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Fearful thing. Ano ang fearful thing niya? Hadlok niya, sobra pa sa ungo, aswa. Hadlok niya sa una sa atong na papa sa una ng mga lindi mo hindi magpapakaon. Ganda ng bunal ko, sakit ko dyan. Ikaw, pagahe mo yung ulo, hindi na pagahe. Follow. Maminaw ka, follow. Ganda, ayo. Be doer of the word and not hearers only. Why? Because pakanto na kita sa langit. Hello? Ayo. God grant us the gift of eternal life by believing by faith in Jesus Christ. That God had raised him from the dead according to the scriptures. Mabasa natin na diyan in 1 Corinthians 15 verse 1 to 4. Basahin na natin eh. Amo ninyo mga bersikulo mga namin din mga bersikulo about sa gospel. Na 1 Corinthians memorize niyo ni. Kay diretsong mutang ang simple nga description sa gospel. Hello? Okay, basahan nyo sa ano ha, ngayon siya o. Simple, nagsulat ko sa mga kauturan ko sa Korinto, gin-remind nilang ni Paul sila, sabi niya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Then, nadawat na Christian niya, nadunggan na nila ang gospel, kagingon ngayon siya o, which also we have received, gin-dawat gin nadawat nila ang kaluwasan ni siya and wherein ye stand. Intindihan nyo na wherein ye stand? Ang foundation ng basic yun na foundation sa aton na pagtuo is ang gospel niya. Ang kaluwasan sa aton na kalap. The basic, the word standard is a foundation wherein kung diin ka ng balog sa imong pagtuo, balog kayo na, naluwas ka din. Hindi na mawala na. Parang gigit. Hindi pagduha-duha. Where in ye stand? Natawa verse number 2. By which also ye are what? Wow. Praise the Lord. Nga na same sila ha. Tungkol sa gaspin niya. Ayan na balita. Daw ate man. Nanghatag si Paul sa gamay na ano. Ang tawagan ng sa tawagan ng pahinungdog. Kaya may mga araw na naminaw mo niya ito na pagkadungog, lahos mo sa nalunggan. Ari o yun niya, if you keep in memory what I preach unto you unless you have believed in vain. Wow. Ay, kung po lang tayo nagtuo din nga in vain, no?
kay base na kalimutan mo sa atong panaluwas. Ilaw, ari ang binsay sa gospel on siya, "For I delivered unto you first of all that which I also received." Muna akong magsuruinin ka, sa panaluwas ka man. Kaya si Paul mismo nag-testify na ako man nakadawat. Ilaw, ariyo, lalo mo. "So for which I delivered unto you first of all that which I also received," ariyo, "how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he was rose again the third day according to the scriptures." Mga igsoon, salamat nga sa dihang dawat ka ng Kristo, yung promise ka nga niya, eternal life. May naka-istorya sa una ba, baptist daw siya, Bible school. Hindi siya mapapin daw na ang kaluwasan na kuhan daw. Siguraduhan. Kung siya lang, kung luwasan na kung kakalaan na ako sa langit, hindi mo na Bible school ka? Hindi mo maawang pagka-interpret mo sa Bible? It's a promise of hope. Pero naman, ano na karun? Tag mo ng Bible, now is the day of repentance, now is the day of salvation. Even ang promise niya dito sa kawatan ko sa cross, tingnan niya, "Verily, verily, I see and today, today!" Hindi later yan. Today, thou shalt be with me in paradise. Buhit ng mga kawatan ko, ay kung ibuhat ng ayo. Pero ginluwas, why? Because, ingon ng Bible, "Even to them that believe on His name." "But as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Ito na, ano ba ito nga kawatan ko? Duwatan lang ba na? Kaya muna ka na pamaagi na ikaw maluwas. Hello? Pwede na pamaagi na. Pwede na ginibang na pamaagi. Pumaagi pa rin ka sa iba na aagi mo ng Bible. "There is a way that seemeth right unto a man, but the end of all are the ways of death." Kung hindi ka ba iba na pamaagi? Bahala ka rin. Hindi mo ba na? Amen. Hello, God bless us the gift. Namunan ang importante gift. Again, "What a wonderful grace of God who reconciled us to Him by the death and resurrection of our Lord Jesus Christ and have given us the gift of eternal life by just simply by faith." Kita mo na. Ang muna kay Mabita na namayas, kayo na balita, kay by faith lang. Chapter 16, "Whosoever believeth in Him." Why na naingon? "Whosoever believeth and go to the church." "Whosoever believeth and go to the church." Why na sina? Siya lang lang matuho, kailangan siya namatay sa cross ng siya, kaya ka luwas niya. Oh, amo na lang, simple. Huwag mo na i-complicate. Sa ato ng mga bisita, naliway ko na sa buong akong lang, na makaintindi ka na ang Ginoo, na hindi aksidente na kanto ka din. Kaya gusto niya, ikaw man makakabot sa kaluwasan. Hindi mo umawa sa Ginoo. Salamat ka na may nag-invite sa iyo karoon na ang kaluwasan, giingnan ka, libre yan. Ang imo na lang pagtuo pagdawat kang Kristo. Ikaw maluwas kay imo ng Bible in Romans 10:13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Amen. Kung hindi pa kinabinsido sina, ari o. Ang prehi Bible mo, Romans chapter 10, verse 9 and 10. Amen. Nga ako pagdawat na ko si Ginoo, maluwas ko yan. Na ano maluwas ko? Ari ang explain sa Bible, no? Hindi ka matalong yan, di ba? Hindi ka righteous. Pero iwan ang Bible, maskin nga mutuo lang ari ang Bible, no? Kung niya, oh. Romans 10, 9 and 10. Iyon siya, oh. "If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe," ari naman yung word na believe, "and shalt believe in thy heart that God hath raised Him from the dead." That's the death and burial and resurrection of our Lord Jesus Christ. That's the gospel, my friend. Yun siya, raise Him from the dead. Yun siya, kung sa'yo niya, thou shalt be saved. Amen. 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 Hindi na komplikado yan. Ari ka verse number 10, kung hindi pa kita kuminsido, sinama yung number 10 ba? Ari o, "For with the heart, man believe it." Kung sa daw, ang to? Kita mo na?
Dito o walang na-righteous na katubangan sa inyo because of Jesus Christ. Hindi na tamatarong yan sa atong kabuhat. Pero we become righteous in the eyes of God because we believe on Jesus Christ. And the righteousness of God fill upon us and we become righteous in the eyes of God. Hello? Praise God for that. Amen. Magkalimdod din yung mga pulong sa Ginoo, no? And with, arikaw, and with the mouth confession is made at what? Salvation. Namuna ko sa dagat Ginoo, makasasala ko. Hindi ko kaya luwasan ko ko lingon ko. Mahangyong ko ni mo, luwasan ko ka lang. Kagawa itong takangakong Diyos na matuluwas, sunod sa kumasing kasing pag-riya kong pinabuhi. Amuna ko simple yan. Matuwas ka. By faith. Hindi by feeling, ha? By faith. By faith. That's believing in the Word of God. Amen. Una, kung ikaw ito, misalit ang Kristo, you have eternal life. Amen. And the Holy Spirit sealed your soul that you are now the sheep of God. That you are now His children. What a wonderful grace of God. Amen? Amen. Ang muna nga, di ka magpinapulat sa pagpangalagal sa Ginoo. Why we are saved to serve? Servisyo ka din ato na ito nga mo nga maagal sa'yo pag ita dito kayo mahadlog na mali. Pero ako ang Krista ko ato ato servisyo sa Ginoo ulit pag ito. Abay ilang ha? Entindi ka ng Ginoo yan. Hindi ka entindi. Ay, ang una ang aras na ako sa una. God can understand. Biyari, pag itali ito ng Bible, kumiyara na. Makaintindi ang Ginoo yan. Nga bahala mo tinuklong takong. Aras Bible? Imo ka tara na? Huwag nga. Pagalagad, tinyala, reward na. Kaya we have already the way, the truth, and the life. If you have Christ in your heart, we have already the way. Going to heaven. We have the truth, the Bible. And the gift of eternal life. Kaya inuwan na, daw, kape man. Grabe, hindi mo mainom na kape, no? Pero ang Bible, matag man na 3-1. Ang muna niya, ang tiket padulong sa langit, Jesus Christ, ang binya. Amen! Tiket padulong sa langit. If you don't have the ticket, you cannot go to heaven. John 14:6, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Kung nag-importante nga, you have a ticket, go to heaven. Kung wala pa, gawa ka na. Ayong pagduha-duha kay ang regalo sa eternal life is just a gift. Kita ko Bible ko, pero pinagbuba, no? Kay kanil Bible ko ya, pinagpinti na ginagala ko, pinagpinti sa bago ng gamay. Ang kisang ang kamangungan sila, para na ang gubani, mas importante nga mga kamasangya, huwag ka mong ilita niya, may may opportunity. Dahil ani pinagpinti Bible niyo, kung disip na mo magadto. Why, hindi ni siya imat. Amo niya matong na sword. Pakikaway. The sword of the Spirit, which is the Word of God. O na mga iksong, dal-adal ang Bible mo, hindi na pagpatulog sa balay mo. Nga, amuhan pag-iputang sa altar, o patang ang kandila niya. Hindi na muna. Masaha Bible mo. Kaya na muna, makabagpo sa iyo. Buhay ka ng pagkahapog mo, pagkasuklada mo, pagkatanan ng mga dimayo. Ikurit ka sa Bible. Basta mapati ka lang. Pero problema, hindi mo kwate. Gusto mo ang Bible, mapati sa iyo, hindi na pwede. Pero ang importante na ikaw ay mapati sa Bible. Amen? Amen. Why, 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 mag-uwi na sa matapos eh. Okay, padayon eh. Okay. Point number 3. Intindihan natin, hapag-hapag ang Savior. Then, ang nasa ipatong ang Savior, in-provide ang atong na eternal life, pinabuhin ang mga katapusan, He paved the way going to heaven, and now you are saved. Amen. Amen? The third thing or the facts that God gave us is no other than He gave us a pastor. Amen. Jeremiah 3:15, and I give you pastors according to my heart that will feed you with knowledge and understanding. Amen. Hello? Hindi nyo basta-basta ha, pastor, halina sa kasing-kasing. Kalipusokon ko na si Gawon, ha? Amen? Salamat, I know that you really love your pastor, even his wife. I know. Pero mga iso, I just want to challenge this morning, dito mo focus ba sa itong lesson.
Why? Because sometimes some of us really don't really understand what's the importance of a pastor is. You know, Jeremiah 3:15, now that God has given us a Savior, and through our Lord and Savior Jesus Christ, He gave us the gift of eternal life. The next plan that God wanted us in our life is for us to grow spiritually. At hindi niya na grow spiritually. Kita magtubo yan. Ano kailangan na magtubo? Malabot ako niya. Ariyo, pagtubo sa pagtubo because our faith is our shield. So, kay tanan nga i-mention sa Bible, tanan nga gamay pagtubo, masupogin niya by ang Ginoo. Ibig ang mga disipulo niya, kapila niya pong seminar. Oh, yeah, you can feed! Dugay ko kita na naging feed ko ang mga 5,000 people. Pakao niya, kung na 10,000 to. Ginbagyo lang mo, hindi ka mo mga tuo, mga aling sa inyong mamili. Oh, yeah, you can feed! Ay, hindi ko lang sa Ginoo nga. Oh, yeah, you can feed! Yan niyo ay. Wala ay. Nakasawa kong Ginoo yan. Kung napadaan ay mong pagtuo, God wants us to grow spiritually. Na naman, the moment that we are saved, we become the babe in Christ. Kaya ang bata niya, hindi ka na mapusta na. Kakamuwamo ka na, muna na makama pa na. Isa ka, titi ka na pinite, pagkabila ka bulan, makama. Tapos naman, hinahinay ka lang pa. Hindi mapusta na. Ang mas na bata, hindi mo pwede mas buo na baka na to ka, tuyo to sa apan. Hindi niya. Amo na nga may disciple, yung mga lalay sa inyo nga pakalpon ka sa pulong sa kitong hasta, ikaw mag-grow. And one of the factors that God used is the pastor. God puts us in the church. Kapag ano ang illustration sa church? Now, if you become the sheep of God, God hires a pastor and an under-shepherd. Aron kita mapakalpon sa pulong sa Ginoo. At ang under-shepherd, dinalan siya sa karancho yan, kulungan. Hello? And the ranch is this local church. Muna, hindi pa palayo. Kaya kung mga ikaw na, magabalhin-balhin ka mga kabalhin-balhin ka sa ibang mga churches, so, karniro, kayo ka saan? Adto ka naman risagsag, adto ka naman pitas, mga karansuhan. Paadap ka naman dito, pakaaw ka naman. Pidati mo yan. Pwede di mo ang kaon. Di, ato ka na mas biha. Di, wait lang, pwede na pakaon niyo. Di, kung ano yung pakaon sa pastor, kaon, ikulukan. Kayo mo ng Bible. Ay, ano mo ng pastor, I can lead you to a greener pasture. But to eat the grass is not my concern. Doon pa sa usapang preacher. Pero pidati mo makaon sa pulong si Ginoo, hindi, hindi mo makro. Magsugod ka anay sa mga Word of God. Amen. Believe in the Word. Wow. Praise the Lord. Sa muna, matutuan ka git. Mag-pray. Mag-memorize ang Bible. Ang muna ang posiso, hindi na shortcut. Ako yan, nagsugod ko sa mga Believe in the Word. No? Hinahinay nga, gitunan, gitunuan. Sa ako niya, pastor. Muna, part-time ko tayo, nag-always na yung God, my pastor. Salamat po ko kay hindi lang po gyatagan niya nga pastor yung wapo. Pariho po kami sa birthday. Pariho po kami sa tuking. Pero mas pabako, mas pastor niya. Ang muna na dipirin siya lang. Mas wapo lang siya. Pero mapukwapo mo naman. Wapo pa na sa awaga. Hello? Salamat po kay during our pag-start na mo discipleship, ang unang pungta na, saan mo yung birthday mo, pastor? Yeah. Sa March? Ah. Anong adlaw? 17. Oh, 17 mga pastor! Ganun ba yan? Hindi mo mangko talaga, no? Ito eh, sa 1975. Eh, 1975 ako! We are meant to be! Amen? Ang una, pag-birthday na ako niya, invited mo talaga. Kaya church, ano mo lang, apasok sa position at sa mo. Tapos pa, kakabong birthday, matupak sa Sunday. Ang grande birthday ko mo.
Sampai sa pastor ko, praise the Lord for that. Amen. Among pinapasalamat ko sa Ginoo, kita na ko ang pastor, not just a mentor, but also a friend. So muna nga, itunduan ako niya, how ako, ginahinay mo kung nagisay ko, itunduan mo sa mga men, kanang nga Herman Wittich, kami-militich, so ito, mga pwede takot ko mga ako. Ang importante dito, ang ano nag-grow, nag-grow ka, importante na magtao dito. Ang samot ako sa pagkao, how to eat the word of God is, we need to be addicted, we need to have a teachable heart. No, kailangan yun. Salamat ko sa pastor sa kuhay ko siya na, salamat ko dyan kay daghan ko siya ginatunduan, pero some of them are not a teachable heart. Tatundong lang yun, kung anong tundo ko, why did I tundo sa pastor sa tuwa kahit hindi kaayo sa ato? Mas ako pinsa sa ato nga prinsipo na ito, mali siya. Kaya most of the time, ang Bible, contradicting na sa ato nga tawanon nga pauna-una. Diba? Kaysa sa kalibutan niya, love thyself, ako na nito, niya. Pero sa atong day, love God first, with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Ikaduha, love thy neighbor as thyself. Unahi talaga ito nga sa sarili niya. Unahi din sa Bible. Hindi? Papati ka pa? Puro pati lang. Kaya mo na. Amen? Amo na sa Bible. Amo na. Most of the time, ang Bible contradict na sa mga panguna-una sa kalibutan. You know? Muna nga, kung pag-start mo nga contradict sa inyo, sige na. Pati lang muna. Pulong sige mo muna. Kaya na ibuhat sige mo ang mga planets sa mga tanghapon ng Earth, yung mga makita na sa dibuhang katong tabiha. Pero ikaw pa nga hindi mabago. God will change us not just inwardly, but also outwardly. Amen? So kung mag-storya pa ko sa akong testimony ka na ito, kung sa akong before ko na say, mamaktan na itong kapon yan. You know? So ari oh, God give us passion. Now that God, muna nga gatagal ka. No? Itawag na ito niya, that is why He gave us an under-shepherd called pastor, who will feed us with knowledge and understanding. The moment that we are saved, we become a sheep of God. A sheep must be under the supervision and care of a shepherd, right? A sheep must also be inside the ranch, which is now called the local church, under the management and care of the divine shepherd, Jesus Christ, who is the head of the church. No? God has appointed also an under-shepherd called the pastor to take good care of the sheep of God. Una ko, ikaw ang niloya, paminaw, ngayon kang magsunod. No? Now, whether we like it or not, gusto mo na ito ka hindi, the pastor is essential and part of our spiritual life. Yan, binibigin na? Yan, do you agree? Kabahin hindi ang pastor. Hindi po hindi na, ah, maski po yung pastor yan, kaya ko mga damo ko, basa ko na Bible, hanggang sa Genesis, hasta Revelation, yung basa ko na na. Ah, may nakilala ko na. Pero mas isa ka verse ko, isa na memorize. Yung basa lang yun yan. Ako to, hindi ko magin. Hello? Yes. May nakilala ko sina, right? Mas, hindi ko siya kayo, disipulo ko ng tabay, hindi mo pa-disipulo eh. Mas grabe pag isa kubasa ang Bible sa akin. Pero pa-explain na ka ba? Pa-repeat ba? Mas isa ka verse, ma-explain mo po tayo, layo, spatad. Huwag ka lang. Sige, may mga ko, hindi man siya magpaano eh. Kita ba yun mo eh? Kita tayo mo. Amen? Sige kung seryo, whether we like it or not, the pastor is essential and part of our spiritual life. That is why it is very important to know why pastor is essential in our Christian life. Aray ka gamay. May harap pa ta? Abi mo tapos na? May harap pa? Dali yung talap. Letter P. Ay, taas-taas din eh. Why pastor is essential in our Christian life? Because, number one, he is a present for us from God's heart. Or he is a present from God's heart for us. Sa kung ano ang present, it's a gift. Nakapitan na yung nila, today now is a gift. That is why it is called present. Kung matawa niyo ang inyong dictionary, ang the word present is synonym to the word gift.
Did you bring with you your present? Oh, iba? English, yeah. Oh. Mario? Pastor is a present from God's heart for us. Do you remember that? Of course, Jeremiah. Yeah. No? And I give you pastors according to my heart. Ito na, laban na itong explain na. Muna importante yun ang pastor. Kaya ano? Halin ka na sa talisipuha, heart of God na. Kung hindi naman kaya, the words po. Tama words. You know? Number two, letter P, sa pastor, letter O, and letter A. Why pastor is important? Because, letter A, it is because he actively prayed for us daily. Do you believe that? Oh, grabe nga pag-ampo. Kita na yung mag-ampo lang ang mga 15 minutes, so one hour mo. Imagine na, nakadamo sa inyo, yung si Sister Ando mga araw ng mga 200, imagine na mo na yung mention mo ng mga 200 yung mga pangalan. May mga iba mga ito magkahigulo, no? Talaga ano, mag-mention, pastor mo. Ah, Lord, si, akong dyan po, si, you know, kahit na ulo, no, hindi ginahang mag-mention, pastor, no? Kaya mag-mention na kanya. I-mention na kanya sa pastor, kaya gano'n sa kapwa, special, di mo? Why? Because that's the role of the pastor. He prayed for us daily. Hello? Okay, kung ako na lang basa sila, Colossians chapter 1, verse 3, pagpinto, verse 3, verse 3, verse 3, 10. Si Paul, nagsukrisip, iningon siya na, I pray for you. No? Nag-pray rin siya sa mga Kristohanon sa Colossians. Ang Colossians, mga Exuon, mga Kristohanon ni Oway, panamit ni Pastor Paul. Pero gin-pray niya na. Diba sa ako na ito? Oh, Colossians chapter 3, verse 1. Awan, chapter 1, verse 3. Ano na? Oh, Colossians, isa lang ang verse na ito, masama pa rin ito na lugay. Kaya ang iba rin ang pamuya mo. Okay, Colossians. Ayan na, ano na ito? Ayan na ito, Colossians. Ayan. Chapter 3, verse number... Ah, chapter 1, verse 3. Sorry for that. Okay? Tingnan siya, oh. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ. What's it all? Praying. Not just praying. Sometimes, but always for you. Nag-pray din si Paul sa ila. Ano ba na ang ating pastor? Permitting na pray. Ano na po isang sakit ang kasing-kasing sa pastor. Okay, pastor, mapapray ko. Okay, gusto ko kayo makaangkon sa trabaho. Okay, ako na nag pastor. Gusto ko na kayo makaangkon sa trabaho. Okay, sige nyo sis, brad. I-pray ka. Bawa pa nagkatrabaho na, hindi na makita sa church. Right. Hindi na ganyan makagrip pa lang sa pastor. Late pa kayo, please. Ah! Sakit ang ano sa pastor. Ako nakasagala na ako sa pastor. Sakit sa kasing-kasing. Kung hindi ka magkasina. Kayo mo ng Bible, pag ang pastor daw nag-grip, mamaya ako explain na, it is unprofitable for us. Gusto mong profit ang mga prophet? Ay, delikado pa lang ito ang pastor. Masakit ang lugha sa inyo, ha? Sino pa ito? Lugit ka din. Mamaya, istorya ka na. Richard, ha? Letter A with letter S. It is because he sacrificed his life for the feeding of the flock of God, which is his church. Ang inyong pastorya, guwapo. Ito ang Korean bilang itong duty niya. Ito lagi na daw si Jong, sa nga yun eh. Mas magpapigilan ako ng sis yung Jong Kyung, kaya siguro na. Ito hindi mo ngayon, no? Nakapis na ako ng pastor niya. Tangkad, bakit? Tumakad ko po sa Korea sa pastor, ay mawala ka ng Korea mo. Kung na akong nag-artista si pastor, kapabawag na. Kung nagtrabaho na sa mga pastor, yun ang ginig pastor, yung nagtrabaho na nag-sumina siya ng education. Teacher lang na siya. Pero kita niya nang itawag yung education siya sa Ginoo. Hindi nagsakripisyo siya. Sakripisyo ako. Hindi presi ako ni itugyan ang mga kabuhis mo kay magsimbo sa inyo. Para na asa to feed the flock of God. John 21:15. Si Peter, di na sa mga Peter, love is love me more than less. Dear Lord, you know that I love you. Siya feed my lamb or sheep. Tatlo ka beses ni Dignan. Salamat kay si Pastor Peter. Ang kahuman na ito, nagpagayon siya ng pastor.
Hindi na siya nag-fishing. Ano nas? Manugihirap naman siya ito. Pero during that time, damos na kuha ko isda. Kaya nag-fishing man siya. After namatay ang ginoo, di niya na yung mga kaupod. I go fishing! Siya ayaw, I will go with you also. Kani mong baksa yung isa, huwag mong damay na lang. Hindi na sibasin ba? Ang klapit ibig na. Harap ka na muna. Harap na ka na muna. Kuha ng piso na. Kakot mo na. Grabe kasi yung fish, no? Sige, luha ko ba sa iyo? No? Kaya kung inalap, yung kasintasing yung kakot ka na. Hello? Mikeson! Peter! Salamat kay Peter, ingon siya, love is the way where there's a pain in my love. The same Pastor Leonard. He sacrificed his life, even his wife, mga professional na rin sila, pero sakripisyo para masakripisyohan ang atong buhay ng Diyos. His wife. So, matagusan ka na ito. Salamat na ito. Ito mas ko. Mahulo na yung mga naging yung pastor sa procession. Pero mas ko mga encourage na pupunta sa dapat na ito palaga ang pastor. And because they feel for us. Okay, kita magugay. Katulong, ikasang mga sa letter T. Because He teaches us to walk worthy of Christ's name. Mga nama, ang siya masagot na ng tuwong? In Colossians chapter 1, verse 10, naralihan sa itong Bible, babulang, yun siya, yun siya, that ye may walk worthy of the Lord unto all what? Listen, kasi ano, nabihin yung mga Bible. Colossians chapter 1, verse 10, yun siya, that ye may walk worthy of the Lord unto all pleasing, manipay, you know, being fruitful in every good works, mabungahunit ka. Kung ba'y tingnan Diyos ka na, may pinakatuhin ka na, dapat may bunga ka na. No? Fruitful in all good work and increasing in the knowledge of God. Muna nga, ang pastor ninyo, pinatutuan, Ibuya, teaches us to walk worthy of Christ. Kapalang ko, Pastor Lungan, is very, ano, binesasal, especially sa ato ng mga panamit, no? Yes. Oh. So, pagplakawin ka nga, worthy of Christ name, ay tinuod ng gusto nga mo, hindi niya pang-display ang mga lawas yun. Para naging na mo, ikaw married lady, ikaw mga married men, para yung lawas na naging ka sa iyo mga asawa ng bata na. Kung ka mong mga young people, hindi na kailangan ka magpasiksik eh, para makita ang beauty mo. Kindness makes a people or a person beautiful. Yes. Sabi ko sa una, kanya daw mga nangang buwan daw, i-asa rin ang buhutan, panagaling yung buwan, guwapo. Kung sa una, ang itulong ng buwan daw, panagaling guwapo. Pero ay guwapa, kaya ang guwapa daw, ang Bible, galing mo siya. Kindness makes and may a man and woman beautiful. Kaya kung buhutan ka lang, no? Kanang, basta, importante yung nga buhut ka. Kaya ako na, magpakaano sa mga karakter na magustuhan ka sa usang lalaki. Sometimes magod ko, ang imuha lang gina-display is your body, last na lang yung gina-promote, hindi nga love. Do yung people. Last na. Manano ng last? Wow! No? There is a very thin difference between love and last. Na kung before ka man yung love, memorize ka na ang 1 Corinthians chapter 13, ara i-define ang love. Kung wala gani na na-qualify ang imong boyfriend, siloso na, ay hindi, kinalabi yan. Selfish na. Hello? Yung guwapo mo siya, sir. Kita mo man guwapo din, ito mo na. Justify mo sa pili mo yan. Hello? Happy ka ta? Okay? Letter O. He is a overseer of our soul. Ari na? Ari o? Hebrews chapter 13 verse 17. Ari na ang atupitable. Man-ari niyo ron. Ari o? Kung niya o? Ari na mo? Hebrews 13:17. Memorize niya ako sa una. Yung siya o? Ang first word is what? Obey. Sunod. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. For they watch for your
souls as they that must give account. Akuntable lang ato, pastor, sa atong nakalag. And they may do it with joy and not with grief. Si Chatawa Polon, tama na? Ang si Polon, ako man. Tani siya nga statement, for it is unprofitable for you, naka-refer na siya sa word grief. Muna kung mag-uol ka na ninyong pastor, ang pastor, manakan mo na kung mag-uol na siya, huwag ka lamet, kayo magpag-uol sa pastor. Pag-uuwag sa inyo, pastor, yung gamit. Pag-uuwag na siya, matano, isa na po yung pag-uuwag, gato! No? Basta mag-uuwag na si pastor John, man, alam mo na nga, na siya yung gamit. Or something na yung pag-uuwag. Muna mag-aapo, ito yung isang pastor. Hindi ko naman po mamendag na, mas tuduhan pag Lord, kung isang man ako nabit ang bakit, isang mo pastor karoon, kung isang man yung mga grief, yung iba, yung iba pinakapukulo, ikaw mag-sustate niya, mga dalusog, overcome niya, kung ang grief. Kaya ang delikado sa ang katawikan, so, anya, ang iyan na nilip, kaya logik, ito yan. Unprofitable, gusto ba ito ginagin siya gani? Pero ang Bible na yun, ay hindi, yung prophet sa'yo mo, magpabuyag ka, mag-backslide mo, magpag-gahe ka sa hindi ka magsunod sa pastor, ah, klaro ang Bible, oh, basaha ba na? For it is unprofitable for you. Eh, Bible mo ni, hindi man yung nato kung saan mo lang. Letter R, tapos na ka. Ay, alam pa, magpapinantay. Hindi naman pati. Ngayon pa na human. Ah, it is because He revives us in times of troubles, problems, and trials in our lives. Amen ba? Amen! May mga isang ang grabe kasubot na doon, pagkatutan, di ba mag-comfort ako? Salamat, yung pastor sa mga minsanin, nag-comfort ako niya. Kaya mo yung malaking kawin sa pastor. Pero ang mga tulong sa inyo, pinang niya, si Kuto mga kinahalan. Huwag mo kabantay sa akin yung pastor mag-preach niya. Kumisaga, adto na siya sa ibang mga topic. Wala na sa outline niya. Di ba? Bantay mo sila? Why? Because that's the leading of the Holy Spirit. Kakanap na minsahe, may nanginang lang sila. Na kumaikop ka, amen! Praise the Lord! Tabian mo rin po. Dilit-dali mayo, maritis. Amen! Pagpapura po, hindi po yung mayo rin ah. Sa ng mga Marisol, ay mga. Gabi niya. O? Pritso, amen? Tata sa Bible, he that soweth discord is abomination to the Lord. Discord. At ano, waste niya ba? Si sister to, kita ko ito. Daw, ibang ano pa, uban niya. Tinapay ang Bible. Di ay gali, ang iyagan nito mga brother ni Dugay sa bro. Pero siya, grabe na pangangula. Oh. Hello? It's very important mga yung soul. Pero ako testify dito sa akong pastor ako. No? Even, I believe pastor you that is the same. Even in the middle of the night, umbasa, matawag ka sa itong pastor, he is always there for us. Amen? Amen. Experience ko na ako, during that time, nagtakit ni trouble ko, in the middle of the night, tawag ko ni pastor, nagpadala ko sa hospital. Tagalit ako, pastor niya, kung gidrive ko pa naman sa hospital. Na ay mga married ako, married men and married ladies, nagtatrouble, bilaya sa masawa, gigugod sa pastor, anong klaseng problema, gigugod sa pastor. Hello? Ang pastor na to, men of all trade na siya. Pwede ba doktor, pwede ba counselor, tanan. No, panday mo yung isa. No? Amo na, wisdom yung atan sa Ginoo. Pero sa panahon na may alam na problema, He always revives us in times of troubles, problems, and trials in our lives. Amo na kung may problema ka, hindi pagkatuto sa mga, amo na Ay, wagin na, sakit sa ulo, sa buta, sina. Kantos pastor mo, pastor, problema ko pa kini misis. Oh, story yan ko. Pangayaw ka advice.
Pastor, gusto ko mga broad, mga advice, tanan ng mga major decision mo, i-consult sa ato nga, Pastor. Kaya may ala ka ng special dili ng Pastor na mo yun, pero natin na siya, tanan ng istorya sa ato nga, Pastor. Makaayon din sa ato. Pero, muna ka lang sa panahon, if you have problems and trials, nakakita ito, Pastor, mga kasato ang kanang comfort. 1 Corinthians, kasama na ito, 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Ayan. Ari o. Verses ato masahod din para mga ano kita, mabusok na sa pulong si Ginoo. Amen? Amen. Verse 1, 2, 3 and 4. Verse 1, 3 and 4. Ikaw siya o. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith ourselves are comforted of God. Sometimes may nato mga problema, mga testimony. Kung may mga tatag sa comfort sa God. Pero may agad ang trials na paano pag itabangan sa ito, paano ka nakalitawa sa mga problema. Your sometimes, ang siya tawag, problems will turn into a triumph by God. And it will become a living testimony kung paano kang itabangan sa ito, kung paano kang itilipawa sa mga problema at ang mga problema. Ako ayaw, kung napad na may oras, okay lang ba? Mabangay, mabangay po kayo. Ako, way back, ako lang, year 2021. That year, 2021, last year, right? That was the year, the toughest year of my life. Ako lang, experience ako kung paano how God really blessed me. Sa diha, may nag-grow po sa spiritually, not just in spiritual, but also in giving. Pero sometimes, hindi na, sometimes, tistignan ko kasi kayo. Way back, 2021, sometime in June, nagpa-check up ko sa mata. Kaya tinanong ko, ang akong pananaw, half na lang, half, di na ako makita ang karili, di ko na ako makita ang sabitas. So half na lang, kung ako ka ng kabayo, ay punta ang pindawa. Now, karon, akong ibuhat, nagpa-check up ko, kaya ito, yun ang problema sa mata. Pag-abot nito mga iso, may ko ka ng cancer. Ang unang diagnose lang ko sa inyo, possibly, glaucoma. Pero na kay worse na na, sir. Possibly na na kay brain tumor. Nag-isa po eh. Then, i-refer din ko niya dito sa, i-refer ko niya sa neuro. Then, ganyan ang neuro, i-kano din ko itong MRI para kung sa MRI ang exon positive. Nagka-brain tumor ko. Kung saan ako? 3 cm. May imagine niyo 3 cm? Or nag-itlong sa pugo o nakutako pa sa itlong sa pugo. Naasa ako ang nagtubong siya sa ako ang optic nerve. Kaya ang optic nerve na itong exon, muna ang pinatadako kay kaugag, ikan dito sa likod na ito, dito pa doon sa tumatang. Ano nga, yan natin yung tumatang. Optic nerve, ang ginagawa ng isang kayong kalamos na jula. Kung yung brain na niya suma, ito na tumor na kung kayo nga, tumor ng exon. Yan, tumiyan siya kung isa, pero ay, again, just like Job, I lay down and pray to God, Lord, ako na sa'yo, kaya nag-i-allow mo niya. But I put my trust on you. Brothers and sisters, wakit warta ako nga kayo. Ako hindi ko suhin na kay pandemic. Kung nga exon, Ma'am Joey, salamat po sa mga eksoonan, tanan na lang po. Nahita po yun ang akong operation. Ang tawag sa akong operation is invasive operation. Sabi sa mga invasive, sa ilong yagi, kita na ilong po, gagawin-dako na lang. Yagi ang operation. Pero ano ka, pag during my operation, wala siya kayo masakit eh. Totally blackout na ka. Isunod ko sa operating room sa DNSF Davao, if you're familiar with the hospital. You can, then, isunod ko 8 a.m. na human o 4:30 p.m. Ilang oras na matay. Tulog, wala ko yung ipuan. Pero, ano pa man naman kung yakin rin ito? Kung tinignan ko si Dr. Bill, pag see it in YouTube, kung paano ba ang YouTube.
Munang wala ko dito. No, this is travel sa sa'yo. Wala ka sa mga wala, wala siya yung inihingi. Sa tawag. O, samad. Mga pinang isa sa ilo. So, ito, salamat ko sila sa sino nakasurvive. Ah, grabe lang ko ngayon. So, that was the toughest time of my life. I experienced. Kanina bang ka nang upirahan ka? Grabe na. Emotional, unstable ka, physical, even ang financial. Tanang klase 3-in-1. Muna dito dito na kayo nakaingon na ang tao mabuhang ilay ko. Grabe ang pressure sa problema. Mm-hmm. Salamat sa kulay din ako. Ang aking buha to, magkanta na lang tawag ko. Magkanta ko, Raisa, kanta ko. Kaya di mo magkatulog, brad. Kaya after ng pinakalisod ka ng post-operation, kaya pagkahumagupira din mo, kaya ating sabi din mo, di kasi natuwa ka ng tulog, hindi ka ng paghawa na, mag-hallucination ka, ang imuhang matulog ka, ang imuhang kamot na kala, kung pamilin mo gala ko. Yes! Hallucination. Grabe nga experience, pero salamat po sa akong pastor, sa mga kaigsuunan ako, mga jubi, tanan, magsuporta, naghapon na gano'ng patusilaw ka ng mga parang mga nag-raise was not fans para sa buha. At I thank God na nakasubay ko. Utang, grabe, talihan. Pero hinahinay ka ron para naka-recover. Kung kumabayin sa inyo, kung kumagumpan. Pero I realize, kay isa day sa gift of the Holy Spirit is long-suffering. Pero, ay, mag-andong sa long-suffering. Ay, tanong ko sa mga kasi klaseng problema. But God will not give us problem, galing na ito kaya. And that problem, kung ato na siya ma-overcome, it will become a better person. Wala kang saksapang mga iba. Sa isa sa mga men dito, ngayon na comfort na ako, yung siya, huwag kang mag-Tagalog na. So, Tagalog na ka. Yung siya, huwag kang ma-ano sa Panginoon, na kung mayroon ka ganyan ko, huwag kang magpasalamat ka. Kasi God allows you na masaksapan daw. Kaya ako magkakas sa Tagalog sa saksapan. The more that you can perform, mausap ka, tawag ka na workmanship. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works. Ephesians chapter 2, verse 10, di ba? For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works. O, na mga exon. Salamat po, until now. Ay, grabe yung bargain sa Ginoo. Lord, buhay, marita ko, Lord, gusto ko kung maglaban din mo. Buhay, especially sa Ginoo. Huwag nga mga basketball brand. Quotes na lang po ito nila. Mag-quotes na lang po. Kaya kung ka-basketball, kaya di ba po pwede. Sa'yo nag-ano po ako nag-discharge ko sa akin. Kung sa nasa sige noong nakabarong pag-ihapon na rin sa'yo, diba? Amen? Amen for that. So muna mga exon, panayon kita. Nga kita nga, gihataga na ang panluwas na kapo ng kinabuhin mo. Tapos saan, we have a great, you have a great pastor, a great leader, lumulid sa inyo ha. Muna nga, magpasalamat ka. Now, if kung nanatay upcoming na inyuhang pastor sa precision, then hatagan ka lang yung puso kong pagpasalamat. Give them the double honor. Mapitang namin na next, ano na to, galing na lang. Yung siya nga, now with the will of the Lord, pastor, yung siya nga, kailangan na tumana. Now, yung siya nga, ang atong ano na to nga, since pastor is one of the important person that God has given us, He wants us again, the first one is to know them. Dali lang niya ino, this passage is very familiar to us in 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. And esteem them very highly in love, honor them, remember them, obey them, submit yourselves to them. Itong buha to, dali lang na! Ato nga, kabisaduhon na ito, pastor, know them. Kung sa iyong birthday, siya balistay, kung sa iyong mga ito, pastor, know na. Amon sa mga dito, pag happy ng birthday sa pastor, may mga men din nga mag-spike ko sa balay ng pastor. Ano mga panginagunan niya ang kailangan? No? Ano man? Yung man to please our pastor, ano man? Ipan siya, i-title siya sa iyahang mga hago na to. Amen? So, know them, esteem them very highly. Ito mo nang hindi pwede, makawal ka na pasma. O yung mga, may mga nag-abukin yung mga pasma. Pas! Pas na pas! Pastor, get! Amen! Okay, yung tao na highly esteeming with love, yung mag-i-jab, honor, double honor yung dapat mo yung so, you know, teach us, di, sunod brad. Ano po? Sino brad? Ano po siya? Since pastor is one of the important person that God has given to us, He wants us to? Yan.
know them. Tuloy-tuloy mo naman. Basahin natin niya. Know them, esteem them very highly in love, honor them with the whole honor. Remember them? Kung sa anniversary ko, Pastor. Kung sa mga birthday ko sa iyong wife, sa iyong anak. Dapat matangin ka pala. And remember them. What's up, remember them? Pag mag-birthday ka, kung nagtahang, Pastor. No, hindi lang po kaong-kaong na kamo. Importante may alagal din mag-pray sa ako. Eh? Obey them. Hindi na magpagahay ka, ulo ka. Submit din, magpailalong din ka sa pastor. Kanang over you, kanang asagin na, first Thessalonians, dali lang kayo, nanam ko yung first Thessalonians, chapter 5, verse 12. Ayo. Muna may utang, hindi kita pwede masipag doktor tataas na kinispilahan sa ato na pasto, hindi pwede nga daw sino ka nga mag-asta sa ato na pasto. Why? Because we are, ato basahin mo na, 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. Ara na mo? Ara yun, basahin mo tayo, hinahin ka lang, ara yun. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are ina over you in the Lord. Kung basahin mo na sa Bisaya, nabaw kaninyo sa Ginoo. Hindi na yung siya, kapag grabe man pinalabaw ka ni Ginoo, hindi. Ang tawag na chain of command. Pero, kaya ang design sa Ginoo, Jesus Christ, the shepherd, the head of the church, ang sunod na is the under-shepherd. That's the pastor. Next is the men of the church. Second is the married ladies, the wife, the young people, and of course the children. Ang tawag na is chain of command. Mula ka mong young people, pag hindi ganyan ninyo in-place, kung hindi gawain ka rin, nalipay ng inyong appearance sa inyo, hindi mag-good mong expect na nalipay man ang inoo sa inyo. Pero pipino ka Diyos mo, hindi? Pagkatos balay, hindi kayo masugo. Hello? Sino kumana? Honor thy parents. Obey your parents in the Lord, for this is right. No? Muna ang importante sa mga young people, underwan mo sa inyong parents. Una, pag hindi galing malipay, mag-please ang inyong parents sa inyong mabuhay, sure job ko, hindi pa na-please ang inyong sa inyo. The same man sa ato, mga men. Underwan ka sa pastor. Kung ang pastor, why galing na-please ang inyo ha, sa ato? I'm sure, hindi ba na-please ang ato nga? Super. Klaro po? Amen. Klaro mo ng Bible, no? And admonish you. Hello? Ang nag-encourage sa ato, nagatambag. No? Magunang admonish niya. Over you in the Lord and admonish you. And esteem them very highly in love for the work's sake. And be at peace among yourselves. Gusto mo kalinaw? Ako nga, magandang pastor. Amen? Amen. Tapos na ito, hindi mo ma-amen ka, magagal ko rin. That's all said now, let us pray. Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord, for this wonderful message that you give to us. Thank you, Lord, for the opportunity that I can challenge your people here in Liberty Bible Baptist Martyrs. Salamat, Lord, kita ako na.